Sino yan? Sino? Si PJ. Si PJ. Ano kala mo ay? Manghuhuli! Ano naman yung boss? Puta, upgraded na! Kaya yung dare. Ano, driver lang ako eh. Ay, puta, ano. Driver, boss! Sana, boss! Umahano na, driver na to ah. Driver lang. Saan kaya galing, boss? Ibahan lang, boss. Ay, butang, ina naman. Kumuha na ng bumper. Puputuling ko na ganyan. Ay, butang, ina, upgraded na eh, no. Nga kaya sa and... boss eh. Welcome back, welcome back, welcome back sa vlog, tol. Welcome back, tol! Go. What's up mga tol? Mga pala ang RJE Vlogs. Tito Carlo in the house! Ay buta! Let's go! Ba't ka may dalang Jollibee? Ano pare? Bigay ko sa'yo yan? Ay buta! Tsaka Maurice rice pare. Ay buta! Extra rice! Extra rice! Daw to? Ano daw to? Sariwa na? Medyo sariwa. Medyo sariwa. Pwede na. Ano mamasilya ang isa pare? Butang ina, tinurnilyo. Os masilya. Tinubrutes. Gawain natin to dati. Gawain natin to. Oh, ano yan, ano yan? Silip mo ba? Ayoko. Tingin niya, tingin. Maliit lang to, boss. Tingin. Ay. Boss. Dago na no. Boss. 3-5, boss. 3-5. 3-5 lang. 3-5 lang. Isang panel. 3-5 lang. What's up sa inyo mga tol? Nandito na naman ako, RJE Vlogs, na nagbabalik ng madaming beses na pero hindi na nagstay. Wala ngayong malaya ka na. Hindi na naging consistent. So, mga tol, kamusta kayo? Tagal nating hindi nagkita. So, ngayon, kita na naman doon sa ating unang video na montage kung ano mga nangyayari dito sa RJE Garage natin or natawag nating Sampa Locals. So, matagal uli ako nawala kasi madaming dumating, daming umalis. Ay, mali pala. Daming dumating at may umalis din. So, araw mahalaga nandito tayo. Makikita nyo naman dun sa una nating mga vlog, una nating video na nandito sa Santino ang ating OG na kotse. Dito tayo nagsimula. So, tulad nga nung sabi ko nung huli, o nung di ko alam kung nasabi ko nung huli, pumutok yung makina niya. Yun nandun. So ito, bago na to, 3E yan, di ko na itatago kasi hindi na naman din talaga pwede magkarera ngayon sa labas. At mahigpit na ngayon sobra dito sa atin. And ngayon, block niya ay 3E. Ang rods niya ay pang 5E FHE na yung matibay na pang 5E. So, nagulat lang din ako nung una kasi hindi ko alam na magkaparehas sila ng internals ng 5E FHE. Akala ko parehas lang sila ng specs ng 5E. So, yan siya. Ang problema lang dito is maliit yung piston. Bala ko sanang palakihin pa na pang 4E FTE na piston kaso wag na. Pagod na ako. So, yung stock lang muna gagamitin natin. Then, madami ding naalis dito. Yung turbo system natin nung huli, yung TDO4, wala na. So, ang plano natin dyan, meron tayong bagong turbo. Wait lang. Pasok tayo sa loob. Kasi nasa loob yun. Bati mo na, bati. Namiss mo ba, mami? Oo. Anong oo? Sina tinatanong ko, kamusta? Abuti. Abuti. Friendly na siya ngayon. Sa huli mga vlog, laging galit yan. So, ito yung turbo natin. Biggest. Sobrang big nito. So, mapapansin nyo yung TDO4 natin. Sobrang liit talaga. Talagang nabibitin ako. Ito. GT35 to. Hindi ko alam din kung may spool ito ng maayos nung ating makina ngayon. 1.5 na kasi yun. Pero, may balak ako doon. Pero, hindi ko muna i-reveal ngayon. Saka na. Nakapera mo ng diffuser mo sa baba. Diffuser? Gusto mo diffuser? Okay, kunin mo lang. So, sa mga past nating experience, syempre, there's no mistakes, only lessons. So, mga natutunan natin, yung mga manifold na ginagawa natin is yung stainless na gawa sa mga railings ng mga hagdan. So, okay naman siya sa mga application na hindi mo naman talaga pang i-race car na sagadan. So, nagkakarak siya sa experience ko. So,
gumaya tayo dun sa mga nasa ibang bansa or mga typical na race car drivers talaga o mga buo talaga nila yung pang malakasan na. So ito yung gamit natin ngayon na bakal. Yan, schedule 40, 1.25 ang diameter niya. Yan, sobrang kapal niyan. Para mukha ko. Yan. Ito yung mga bends niya. Then meron na din naman tayong panghinang na ayos. Hindi na siya magiging kulangot katulad nung dati kong ginagawa. Then mahirap makahanap nito eh. Then ang gagamitin dapat natin is ano, black steel na kapares lang ng content ng mga nasa bakal na to. Kaso wala akong makitang maliitan. Lahat eh mahaba. Sana all. Yun. So, ang nakita ko lang eh ganito. Galvanized to. Kaya naman natin tong ihinang ng maayos. Basta ipeprep lang natin ng maayos. Makapal din yun eh. Yan. So, sa future video pa natin gagawin yun. Kasi nag-iintay tayo ng wastegate. Wastegate, in order ko pa. Nagpalit na din tayo ng wastegate. Kasi yung wastegate natin luma, eh pakiramdam ko. Eh, hindi kayang... Ay, alis ka na. Teka lang, shoutout muna. Batiin mo na lahat ng babatiin mo. Labating yung pamilya ko. Siya yung bago nating pintor. Hindi na kasi nagpipintura ngayon. Siya na lang. Yo, alis ka na. Alis na. Okay, bye-bye. Thank you. Yun, so yung luma nating wastegate, feel ko hindi na siya good application para dun sa turbo na gagamitin natin ngayon. Mas malaki na ngayon yung gagamitin natin. Then, yun, lagi ko na lang ini-intro na lagi itong ginagawa. Hindi na ito natapos. So, after nito, di ba, parang last year, kumuha ulit ako ng isang sasakyan. Yun yung Civic ESI na pinintahan ko. Tapos, nagka-problema. Ngayon, in-strip na napit natin siya ngayon. Ito na siya. Yan. So ito yung ESI, hindi na din natapos. Puro na sisimulan pero hindi natatapos. Pero mas maganda nga yung hindi natatapos. Pang forever. Puta kina! So yan, in-strip to. Then nilagyan ko siya ng konting masilya, skim coating kung tawagin natin. Dahil ang panel niya, merong... konting hindi imperfect, may konting imperfections na makikita sa finished product. So nagpamasilya tayo ng manipis lang. Yung ibang part manipis, ito hindi to manipis. Oh, kita mo ba? Yan. So ito, ginagawa na din ngayon kasi tumigil na din ako sa pagpipintura ko. Hindi naman actually tumigil, kumbaga bumubuga pa din tayo ng konti. Pero paano ko ba ito sasabihin? Madami kasi nangyari nung mga past na hindi ko na vlog, kailangan pa din nating pagpatuloy yung ganito kasi nasimulan din natin and pakiramdam ko naman ito yung kaya ko talagang gawin and calling ko talaga mismo. So, hindi ko alam kung masusundan ulit ito pero pipilitin ko. Gusto ko lang mag-update kasi wala talaga akong magawa din ngayon kasi nandun na nga si Kuya Emil. Hindi na ako nagagawa masyado. So ito, makikita nyo, kung mayroon kayong Civic, di ba ang daming butas niyan? Yan, madami yan. Tinanggal ko. Kasi, ano nyo ba yung word na shave engine bay? Yun yung plano natin dito. So, malinis lang siya. Hindi kasama yung tatakluban natin lahat ng mga butas na unnecessary. So, itong side na to, medyo patapos na. Puro touch up. Ito, hindi pa ito nasisimulan. Kasi, pinapatapos ko muna yung outside. Yan. Baka sakali makita kita muli. So, katulad nga nung sabi ko sa inyo kanina, may umaalis, may dumadating din. So, meron tayong bagong kotse na hindi ko din akalain noon na makakakuha ko ng ganito kasi hindi ko naman siya gusto ko siya gusto ko siya kaso mas gusto ko kasi yung wala akong katulad, wala akong kaparehas and ayoko nung gusto ko yung mag-explore
and gusto ko yung madami akong matututunan. So kumuha kami ng EG Hatch, kung katulad ng montage kanina, yan. So hindi ko siya mamomontage ngayon ng buo kasi yun nga, kita nyo nga, pinipintahan, kakatapos nilang pintahan ngayon. Yan, kasi na nakuha namin to, yung body paint niya is mismatch and hindi din maganda yung condition. So, ito siya, EG Hatch, wala na akong masasabing iba pa kasi wala akong alam sa Honda. Pero ikakwento ko na lang kung paano namin siya nakuha. So, nakuha namin siya sa Muntinlupa, sa pinsan ko. And ang kasama niya nung nakuha namin is carbon hood and fenders. Then, after ilang days, ito yung kasama niyang bumper. Hindi ko alam kung stock to o kung ano man. Yan yung stock bumper niya. Ewan ko, mukha naman siyang maganda yan. Kaso yung kapatid ko, pala decision. So, kumuha din kami ng bumper ng carbon. So, hindi ko alam kung meron na nakaganito sa Batangas na purong carbon yung mga panel. Pero kung meron man, pag-aya po muna. So yan, carbon siya na bumper. So, ang pagkakaalam ko is pang ESI to na bumper. Kinuha namin siya kay South Scene, kung alala niya siya. Hindi niya siguro ako kilala. Yan. Pang ESI siya kasi hindi siya nagmamatch sa panel ng EG. So, wala talaga akong alam kung ano. Alam ko, akala ko magkapareha sila. So yan, mismatch siya, pero hindi na naman halata yan kasi pang racing naman tayo. Yan. Then, kumuha din tayo ng CF doors. Ito. Yan, galing din to sa pinsang kong isa na taga malayo. Yan, naka EG Hatch din siya, kunuhan natin. Then, yun, yan. Ito. Yan, ito yung loob niya, nakalaksan na din siya. Yan. Then, kumuha din tayo ng drag wing. So, ito yung nakikita ko sa mga race, hardcore racer ng mga Honda. Yan. Tingnan niya natin kung tuyo na. Hindi pa tuyo. Mamaya natin tatanggalin. Yan. Drag wing. Kaso, ang problema naman nito is, yan, magalaw siya nung na-drive ko. Wala siya nung kailangan pa niya nung support rod dito, yung nakababang ganun. So, susunod na natin yun. Feeling ko, hindi ko gagawin yun kasi pangit ako maghinang. Papagawa na lang natin. Nakapagtanong na naman akong kani-kanino. Then, yan. Ferrari Red or 888 Red ng Anzal. K92 na clear coat. Gawa ni Kuya Emid. Kaya kung gusto niya magpapintura, punta na kayo dito. Then, yan. Hindi ko din alam kung anong mags yan, pero nakanangkang AR1. Pero, pangit daw ang oras nito pag nakaganyang gulong. Ang gumanda lang yung oras niya nung naka R888 na gulong. Hindi ko alam kung anong brand yun eh. Then ito yung loob niya. Hindi pa natin masyado kasing pwedeng galawin kasi kakabuga lang niya. Yan. Kalas-kalas din. Then tabas tambol. Ito yung upuan niya. Then yan, loob. Wala akong alam. Alam ko SR3 to na upuan. Then, tabas, hindi naman tabas-tabas. Tanggal na yung interior niya or gutted interior. Then, ano pa ba? Ay, meron pa pala kaming dinagdag dito. Nag-CF din kami na tailgate. Yan, CF na tailgate. Carbon Lodi. So, ang pinaka-importante dito, pag nag-review ako, kilala niyo naman ako. Wala akong pakialam sa panglabas na nyo. Yung nasa loob lang. Ito, engine review. Engine review. Yan na. So yan. Ito, kahit gaano kakati ang kamay ko, bawal ko na to galawin. Yun yung turo sa akin ng dating may-ari nito. Huwag na huwag ko daw gagalawin. Pero pagkakita ko pala dito, nangangatal na agad kamay ko eh. Putang ina, yun palang hinahanap ko. Kaya ako pa ito hinahanap. Yan, so short ano lang, short introduction. B20 block, B16 head, all stock lang Lodi.
Yan, then yon typical na setup, IHE intake, headers, and yung exhaust, di ko na ipapakita kasi ang exhaust nito is cab lang na wala nang bago. So, kailangan ng konting love dyan sa engine bay kasi medyo pangit yung pintura, madumi, pero di ko na balak pintahan siya, pero tingnan din natin. Pero gusto ko linisin lang. Yan. Then, yan, kung ano man tawag dito, skunk 2 na hindi ko natanda. Tapos, coilovers, ano ba to? Yellow. Pero gold naman siya. Yan ang coilovers. Then, gawang rosaryong engine mount. Solid engine mount. Then, cam gears. Yan lang mga typical setup ng Honda. Then, Honda radiator aluminum. 3 rows ata to or 2 rows. Check natin. Uy, di makita. Basta radiator siya aluminum. Then, lastly, yung binili namin recently lang is ito, Denji na headlight. Noong una, parang nagdadalawang isip ako mag-Denji kasi pag nakikita ko nakakabit siya sa ibang kotse, parang para sa akin lang naman preference, huwag nyo ang i-hate dahil dun. Parang hindi bagay. Pero nung naka-carbon naman tayo, magandang maganda yung fitment niya dito. Hindi pala fitment, maganda yung maganda yung Denji sa carbon pala. Then, ang kulang na lang dito is yung corner light ba? Or signal light? Hindi ko alam. Santino naman kasi hindi ko magamit nito. Ito, okay naman siya kaso gusto ko kasi clear. Mas bagay yung clear, di ba? Then, sunod doon na plano is maglalag. May nakikita kasi ako mga naka EG hatch na naka clear tail lights. Yan, hindi ko lang kita. Ah, saan ba? Yan, tail lights na clear. Kasi parang mas bagay sa kanya. And, yun. Naka-chin din siya na carbon. Carbon lodi. Doon na lang bumawi kasi hindi ko pwedeng galasin yung makina. Pinagbabawalan ako ng kapatid ko. Kasi pag kanilas ko yan, hindi na yung babalik. So, yun. Hindi ko pa mapapa-intro sa inyo mismo to ng magandahan. Susunod na lang sigurong vlog pag nabuo ko. And ang pangalan nga pala nito, ini-introduce ko sa inyo, is si Toothless. Kasi, ito na dito. Parang pangil yung Europa na busina niya kasi sobrang laki. Kasi yung pinaglalagyan nito dati is naka-turbo. So, mga tabas-tabas yung ibang part dito. Pero okay lang kasi wala naman tayong pakialam sa looks masyado. Nga pala dito kay Ate Marites. Pakita ka. Anong chismis ngayon, Ate Marites? Wala. Pakilala ka. Sino ka? Dali, makikita rin sa YouTube. Ay, naku, tigilan mo ko. Binabati ko po ang jowa ko. Pasaway to eh. Sarap ga to? Ay, naku. Baka makalimutan ko pangalan ko. Ha? Pagatikman ko. Sige, si mami mo nagluto. Ay, mami. Ayaw sabihin ko sino nagluto eh. Ayaw makuna pag hindi masarap. Let's go! So, ayun nga. Konting update lang. Sana, wag ako tamarin. Mag-vlog ulit. madami pa tayong pwedeng gawin dito. Pwede ko naman ipagpatuloy yung vlog araw-araw. Kasi halos araw-araw din naman may nagagawa dito. Kailangan ko lang siguro ng konting support. Tulungan nyo naman ako para ma-motivate uli. Sana mag-comment kayo or kahit ano para lang ma-motivate ako kasi nawawala na ako ng gana masyado. Kasi madami talagang mga nangyayari ngayon dito. And sa akin. So, yun lang. Bye-bye! Then, gusto ko lang din pakita sa inyo kung ano mga pinaggagawa ko nung mga buwan na wala ako. So, dito naman ako nahumaling kasi gusto ko naman ng higaan or kwarto na matutulugan kung makakapag-comfort sa akin. Shee! So, yan. Medyo madumi. Yan.
flex ko lang kasi akin to. So yan, bagong pintura yan, pader at kisame. Then gumawa ako ng kama na kaya naka-elevate kasi gagawin ko office ko tong baba. Meron dyan PC na dun tayo mag-edit kasi ngayon nag-edit lang ako lagi sa cellphone ko before sa PC, kaso hindi kaya ng PC yung GoPro. So, ito muna. Table muna bago yung PC. So, wala pa tayong budget pang PC. Yan. So, naka-carpet din yan. Yan. Then ito, kaya ito kulay itim kasi ginukulayan ko to. Kasi pag itong kulay na to, medyo madumi. Then, puno-puno din yan ng sound system. Yan, yan. Yan. Apat. Tapos isang malaking subwoofer. So, let's go.